So yun guys, magandang hapon sa inyong lahat. Bale, papunta ako magtatakain ng baboy guys. Bale, medyo maaga pa, mga konta lang yata. For 20, maaga pa pero magbibigay na ako ng hapunan niya guys, yung baboy namin. Kasi mamaya pupunta kami sa bayan. Magpapalengke kami bukas. Dito ako sa bukid guys, ito yung bukid namin. Ito na yung punla. Yung punla namin guys. Marami pang kohol ito guys, pero bago tamnan ito, sprayan muna ng kuan pamatay kohol. Kasi dito sa kabila pinapatubigan na para lumabas yung mga kohol. Ayun na yung araw guys, oh, palubog na. Diyan sa Bandarian wala nang araw. Oh. Dito sa akin ang ngayon may ano, may konting araw pa. Pero paalubog na guys. Sabay titignan din natin yung tanim natin guys na kuan na palay, talong tsaka kuan sili. Dito. Bali yung baboy pala natin guys ay nasa kuan na. Sa 4 months na ang gagawin naming panginahin. Mga kasama nun na benta na nung kuan pa lang 3 and a half months sila. Yan yung mga talong natin, talong tsaka kuan sili. Nabuhay naman silang lahat guys. Mamaya titignan natin. Bali palubog na yung araw guys. Medyo maaga pa kaya ay pupuntahan kasi kami mamaya. Ayun na yung araw. So pasensya na guys, medyo pa lang, medyo hindi pa maganda yung boses ko ngayon. Tanggalin natin ito para magkarga tayo. Ito yung tubig na galing sa bundok guys. Ito. Ito na. Marami siyang mga pops. Pagyan ko siya ng tubig niya guys. Malaki na siya. Mga kuwan pa siguro guys. Mga 3 months pa siguro. Kasi mga 7 months yata ang baboy eh bago maglandi. Sana guys, kwan, maging successful naman ito. Sana pagka nakanak, medyo kwan naman sana. Patabawi-bawi rin tayo sa gastos natin. So medyo marami na tayong kwan dito. O gastos. Inisan lang natin yung kwan dito. Oops. Ito pala. Tapos paliguan ko din siya guys. Medyo kwan kasi guys, hindi ko masyadong pinapaliguan ito kasi kwan dito sa amin. Sobrang lamig dito sa amin. Ngayon lang ulit umaraw. Bali kwan guys kasi diretso ang ambon dito. Bihira lang umaraw tapos bihira lang tumigil ang kwan. Ang ulan. Ngayon lang natitigil lang tapos lumabas naman yung araw. Paliguan natin siya. Yung mga ano dyan sa kabila noon nabenta na guys, matagal na. Tapos mamaya guys, tignan natin yung mga tinapol nilang coyote kung meron pa mga natira.
kukunin natin yung mga yan kung meron pang natira. Ano, itatanim natin. Marami kasi silang tanim na mga sayote diyan sa kuan guys, doon sa bundok sa ano, sa mga kuan. Mga tao doon yung mga igorot, kugaw, mga tao doon. Marami silang mga tanim-tanim na gulay doon guys, lalo ng mga sayote. Pinaano, binabagsak nila sa kuan, sa bagsakan. Parang yun yung mga pinag-iinkaman nila, mga tanim-tanim lang nila. Marami silang mga tanim diyan na ano, doon sila nag-i-income. Mga sayote, talong, kalabasa, binabagsak nila sa bagsakan guys. Ang paliguan lang natin. Bale kasi dati guys, tatlong beses ko pinapakain to sa isang araw. Ngayon, ikon na lang, dalawang beses na lang. Kasi po, hurong kids yung pinapakain namin. Tapos, tanginahin pa naman ito. Hindi katulad ng mga fattening na dapat tatlong beses sa isang araw sila kumain para pumabat sila ng mga pamabilis. So guys, medyo malinis na. Balik ko na to. Tapos ito guys, idudugtog ko na yung papunta sa bahay. So guys, tignan natin yung mga kwan, yung mga sayote, kung mayroon pa natira. Hindi kasi mahirap alagaan yung mga sayote guys, kasi kwan, kasi kusa lang silang tumutubo na, no? Hindi mo na kailangan lagyan ng ano, ng pataba. Bali dito lang banda guys. Ayan, konti na lang. Yung mga natira pa naman, kunin na lang natin. Ito, tumutubo na sila guys, oh. Oh, may tubo na. Ito, mga iba wala pa. Oh, ito, merong tubo na, oh. Ito, wala pa. Ito, meron na din, oh. May ugat na siya. Ito, malaki na yung tubo nyo, oh. Meron pa dito. Bali, tinapon lang nila ito, guys. Pupulutin natin at itatanim din natin. Wala tayong tanim na sayote. Yung tanim kong sayote sa tabi ng bahay, wala na, namatay na. Okay, tubo na siya. Ito. Ito, meron pa dito. Sayote. Ulak man. Ayan yung mga kwan guys, mga igorot sa bundok. Mga sila siguro nagtapon dito. Mga maliliit to. Pero tutubo kasi kahit kwan ito guys. Kahit hilaw ay kwan, hindi matigas. So guys, ito yung mga nakuha natin. Ang dami.
tingin pa tayo dito, baka meron. Wala na, yun lang. So guys, kukunin natin, patanim natin. Hanap tayo ng pagtatamnan natin. Ang guys, ang dami. Ang ilang paraso ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na malalaki, tapos dalawang maliliit. Ito guys, kahit maliliit, ito tutubo ito. Ito mga to. Kahit ano, malambot lang siya. Ay, pan, hindi pa siya masyadong ano, tumanda. So guys, magtitingin tayo ng ano, ay dito na lang pala sa kon, sa gilid ng ano, ng bakod, para umakyat sila diyan sa bakod, tapos lagyan na lang natin ng trellis. Yeah. Ito guys, hindi mahirap itanim ito. Madali lang itanim ito. Ano, ipa, ano lang, ibabaw lang sa lupa. Ito yung tanim natin, sili. Ito guys, dito natin ilalagay. Patong lang natin dito sa kwan guys. Akyat na sila dito sa may bakod na ito. Pagtabi-tabihin lang natin dito. Tutubo ito at tutubo. Hindi kasi maselan tong mga to guys. Itong mga iba, mayroon lang mga tubo. Update ko kayo guys pagka ano, pagka umakyat na sila dito sa akin, sa may bakod. Ito mga maliliit, hindi ko sure kung ano, pero tumutubo kahit maliliit. So yan na guys, eh. And guys, sana tumubo yan mga yan guys, para kung pagka lumaki mga yan, gagawa tayong trellis nila dito. Yan, dito papunta doon. Sayang din kasi yun guys, tinapon lang nila doon kasi sa ano, sa bundok, doon sa bundok na dyan, doon sa bundok na yan, marami pang mga bahay dyan, marami silang tanim na mga sayote. Pagka nagka-harvest sila dyan guys, mga kwan, mga maay, umaabot pa ng 50 na plastic. Yung plastic na pinaglalagyan ng gulay guys, ay yung mga pang 25 kilos siguro yung isang ano, isang plastic. Ganun sila, ganun sila karami pag nag-harvest. Yung guys, maghugas lang tayo. Yung ilog guys, oh. Malaki siya pero malinis. Okay.
So ayan guys, yung mga yon doon sa bundok sila ano katira yung mga bahay nila. So yung mga yon guys, maraming mga tanim, puro mga ano yung mga source of income nila ay yung mga ganyan guys, pagtatanim karamihan. Tapos yung mga iba baboy naman, meron sila mga baboy pero talaga ang pinaka source of income nila ay yung pagtatanim guys. Marami silang mga tanim, masisipag sila magtanim. Yung mga lupa nila guys hindi nasasayang, lahat may tanim. Kumbaga sa isang ano, sa isang bundok nila may mga tanim na rambutan, tapos dun sa pagkapagitan niya may mga tanim-tanim na gulay, mga petchay ganun na binibenta nila sa market. And guys, dito naman nandaman ako sa bahay, lapit sa bahay. Ito na yung pispan namin guys. So ayun guys, hanggang dito na lang. Salamat ulit sa pagsama sa akin sa video na to. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys. Yan guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.